Magaling kang kupal ka. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Meron na naman kasing viral, kaya eto na naman ang ating inaabangan. And this is me again, Big Sue again, para sa content. And this is Combid commentary video ng video live stream. At siguro naman nabalitaan ninyo to, mga ka-plastic, ang tungkol dito sa joyride na rider na tigang, na yung kanyang customer o yung mga nagpapabook sa kanya ay yun, niyayaya niya na pumunta ng hotel. Sa panahon ngayon, kahit saan sulok o kahit saan aspeto o kahit saan mga bagay na pangyayari o tulad niyan, Grab man o ano, hindi ko naman sa ano nilalahat, gine-generalize, mga ka-plastic. Tulad ng joyride, iniisip natin, mga ka-plastic, kapag nagpabook tayo sa joyride ay kampante na tayo na ligtas ang biyahe natin papunta sa ating tahanan o maging sa papasok ng trabaho. Pero gaano kalaki ba ang tsansa natin o porsyento natin na safe tayo sa mga puntong ito, mga ka-plastic? Napakahirap na ikaw ay isang babae and then sasakay ka, magpapabook ka, at hindi natin kilala ang taong yon, kung ano ba talaga ang intention niya. Kung intention lang naman niya talaga is servisyo lang o trabaho lang, na may hatid ka sa lugar na gusto mo, paano na lang kung matsyempoan mo na itong lalaking ito ang makasakay mo o makaangkas mo. Panoorin natin, ha. Huwag na natin pabahin yung video, mga ka-plastic. Ito po yung nangyari. Ano, ma'am? Ayaw mo? Hindi. Adios lang. Away lang. Ayun, sabi ng isang rider na tigang ay pinipilit niya yung babae na yayain niya na mag-hotel, mga ka-plastic. At sabi niya ay saglit lang, 1 hour lang pagbigyan daw siya. At yun na nga yung mga sinabi niya sa dalaga o sa biktima, na pinipilit niya yung babae na i-check-in sa hotel, mga ka-plastic. Nakakasira ng imahe ng joyride to, dahil meron silang slogan sa kanilang Facebook page na sisiguraduhin daw nila na ligtas at safe ang kanilang mga pasahero sa kanilang mga empleyado na rider. Pero bakit ganito ang mga ginagawa ng tigang na rider na to, na mismong joyride pa ang sinisira niya ng imahe? Yan, wala tayong magagawa. Mayroon talagang mga tao na tigang, kagaya na lang ng mga nakaraan, scripted yung kasi yung ano, yung nasa jeep, yung nakuha na ng cellphone, nahuli yan ng ano. Scripted yun. Pero sa puntong ito, mga ka-plastic, hindi na to scripted, mga ka-plastic. Talagang ito'y totoo na. Nahanap tayong hotel. Hindi na, kuya. Drop nyo na lang po ako. Medyo malapit na rin naman po. Ayun, sabi ng lalaki ay hahanap tayo ng hotel. At sabi naman tong pasayarong babae ay wag na po, malapit na lang po ako dun sa lugar. Talagang may intention na talaga yung lalaki, na may masama na talagang hangarin. Siguro maganda tong babae, hindi naman nakunan ng video. Ang nakunan lang ng video yung suspect na itong tigang na joyride rider. Yun na nga, parang yung ibang joyride yung talagang kahulugan ni itong taong to. Imbis na mailagay sa matiwasay na lugar yung taong pasahero niya,
ilalagay niya sa kapahamakan tong babaeng to. At hindi lang yon, bago, mahaba kasi yung video eh, pero lampas na tayo doon, nandito na tayo sa paliwanag niya na after nung insidente na yon, mga kaplastic, ay na-demanda na pala to na punta sa presinto. At ito yung statement ng suspect, at panoorin nyo na lang, baka ni spoiler eh. Sabi mo yun, para may prueba kami sa joyride, baka kasi tanggi mo eh. Ayun nga po. At mo, hindi ko naririnig. Kaya lumapit sa anak ko. Ayun nga po, nayaya ko po siya na mag-sex. Saan? Sa, habang nagda-drive po. Kwento mo yung buong ano, yung ginawa mo, yung hinipo mo, yung tinapik-tapik mo. Ayun, ang malaking pagkakamali mo, dahil lingid sa kalaman na itong rider na tigang na to, mga kaplastic, ay kinukuhanan na siya ng video. Dahil hindi niya alam, habang niyayaya niya sa hotel yung babae, ay naka-record na sa video yung pangyayaring ito. Dahil, isipin mo, bakit mo kailangan gawin sa pasahero yan? Kahit maganda pa yan, hindi ka dapat matukso. Dahil yung babae ay ang gusto lang niya is makarating sa kanilang tahanan. At yun, nakarating na kayo sa presinto kasama ang kanyang magulang, at yun na nga, kinukuhaan ka na ngayon ng video para ebidensya, at pinapaamin ka ngayon na yan naman, inamin mo naman na ikaw ay nagkasala at hinipuan mo pa yung hita ng babae. Ito yung kanyang sinabi. Ayun nga po, na habang nagda-drive po ako, napag-usapan po namin na naisip ko po na iyayain ko po siyang mag-sex. Bakit mo naisip yun? Ayun nga rin po namin. Dahil umuulan? Bakit hindi ka nagsisiya sa asawa mo? Dahil umulis? Nakakatawa yung sinabi na dahil umuulan kaya kailangan mo yung pagiging tigang mo ay umiiral dahil malamig. Nakakatawa, pero yun ang sagot ng biktima sa'yo. Nakakahiya ka. Sinira mo yung imahe ng joyride. At ngayon, marami ngayon nang nanonood ngayon sa Facebook at ngayon sa YouTube yung mga kabulastugan mo. Paano pa ngayon magtitiwala mga babae ngayon na magpabook sa inyo dahil sa ginawa mo, mga kaplastic? Ngayon, isipin mo, yung mga kagaguhan na ginagawa mo ay may kapalit yan. May kaakibat na kaso yan, mga kaplastic. Hindi mo alam na mayroon taong wise ngayon na pwede kang kasuhan. At may bawsi nga, di ba? Sabi sa ano, yung lagi naman yung topic sa Rapitol po in action eh. Yung bawsi, Violence Against Women and Children's Act. At yun nga yung papataw sa iyo. At imbis na mapayapa ang trabaho mo ngayon at wala kang problema, ngayon nasa rehas ka ngayon, naghihimas. At sana yung pagiging ano mo, yung pagiging manyakis mo, joyride rider, ay sana pinigilan mo na lang, at sana sa asawa mo na lang yun ibinaling eh. Wala eh, nabigani ka siguro sa babae, at konting nakita mo lang yung konting balat niya, yan, numiral na yung katigangan mo. At tingnan natin kung ano yung mga sinabi pa niya. Ma, natin ba yan? Ma, sige. Saan mo siya inipuan? Dito po, saan? Saan? Sa dito po, sa lahat. Tapos ano pa yung ginawa mo kanina? Yun na ano po sa kanina. Ano yung tinatanong mo sa kanya kanina? Na maghanap po kami ng hotel para mag-check po. Nang ilang oras? 1 hour. Sabi ko kahit 1 hour lang. Kakadiri ka? Sobra. Okay. Ayun, natapos na po yung video, mga kaplastic. At nakakalungkot na may ganyang klaseng tao na sobrang tigang, mga kaplastic. At sana yung mga kababaihan, kung balak ninyong mag-joyride,
ay make sure na ikunan nyo yung plate number and then kunin nyo yung pangalan, mga kaplastic. At the same time, kunin nyo rin yung identity niya, kung ano yung license niya sa pagiging joyride employee niya. Para sa gayon, kung mayroon mga ganitong klaseng bugok na tao na gagawa sa inyo ng kabulastugan, ay alam ninyo kung sino yung taong idedemanda ninyo. At wag po kayong matakot. Hayaan mo lang siya sa mga gagawin niya. Pero pag nga limbawa nagpumilit yung tao, doon ka mag doon ka mag-alarm. Kumbaga, maggumawa ka na ng skandalo para lahat ng tao sa iyo ay protektahan ka. Impossible na mangyari yun. At etong sa lalaking ito, ang payo ko lang sa tigang nakupal na to ay sana ibinaling mo na lang sa asawa mo. Kung may asawa ka man, sana binaling mo na lang yung katarantaduhan mo at yung pagiging makati ng ano mo, ratbo mo. At maging silbing leksyon mo to, dahil ngayon siguro at the moment nasa kulungan ka na ngayon. At ayun, nag-i-enjoy ka na ngayon sa mga kakosa mo na binubutas yung puwet mo. Hanggang dito na lang, mga kaplastic, kasi itong mga ganitong klaseng insidente ay gusto ko lang mag-opinion na mag-iingat kayo sa mga ganito. At tuloy, nasira ang imahe ng joyride dahil sa kupal na ito. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream, signing out. Alright! Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastic.